the top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Puno na nagliling ko sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan, bumapatikos, bumabanat, walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno, nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmangsa nangyayari sa lipunan, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuhan. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang. Cool ka lang. Ang ganda kako. Tinamukha ako yung si Percy kako. Magaling talaga. Pero talagang mukha kako. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo. More power. Keep it up. Percy Lapid Fire. Tapang mo'y kakaiba. Walang takot sa pagbira. Oh yeah. Oh yeah. Kapag mayroong anomalya, ibubulga na talaga. Oh yeah. Oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, masasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, di uubra. Oh yeah! Oh yeah. Kahit pader kinigiba, basta't mali kinabangga. Oh yeah. Oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire. 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 Percy. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number one sa balita, basta tabloid, Hataw! Si Percy Lapid, bumabanat! Lapid Fire! Magandang gabi po mga kaibigan! Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan sa himpilang DWBL sa ganap na alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Tayo po ay sabayang napapanood sa ating pong live streaming sa FB. At sa mga nais pong magbigay ng reaksyon sa ating pong mga pag-uusapan ngayong gabi, sa gawing kanan po ng ating live stream, meron po tayong chat room. Maaari pong i-type ang inyong mga reaksyon. Atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal.
Sika Percy Lapid, Bumab Banat, Lapid Fire. Samantala, dito po naman sa ating himpilan ay meron po tayong linya kung saan maaari kayong tumawag at mag-text ng inyong mga reaksyon. Ang numero po ay 0915-707-0625. Sika Percy Lapid, Bumab Banat, Lapid Fire. Bumuo daw po ng isang task force si Mark Villar ng DPWH para daw po mag-imbestiga dun sa mga katiwalian sa kanilang tanggapan. Nagpapatawa. Imbestigahan nyo yung sarili nyo. Paano kayo imbestigahan yan? Ikaw nagtayo niyan. At sabi po ni Pangulong Digong nyo, mga kaibigan, siya raw ay sumusumpa na hindi niya patatawarin yung pong mga kurap na opisyal. Another comedy. Sabi pa ho ni Pangulong Digong nyo, mga kaibigan, maari daw siyang panagutin, ha? Sa mga pagkamatay ho, kaugnay ng inilunsad na kampanya ng kanyang administrasyon laban sa droga. Bago na naman yun ha. Sa bagay, pag hindi naging pabago-bago, hindi na ho si Presidente Digong nyo yun. Iba na yun. Pabago-bago, di siyempre si Presidente Digong nyo yun. Umabot daw po sa 40 bilyon ang naging kickback, mga kaibigan, nitong pastillas scheme sa ilalim po ng visa upon arrival. Ha? Ayun po yan sa isinagawang imbestigasyon kanina sa Senado. At ito hong pinakapinuno, yung leader ng sindikatong pastillas, ikinakaila, mga kaibigan, na siya merong kontak sa ombudsman. Deny, deny, deny. Puro denial stage eh. At sinasabi ng MBI, mga kaibigan, na talagang may hierarchy ng mga ring leaders ang nagpapatakbo ng sindikato sa Bureau of Immigration. Pagka ba merong anomalya sa ibaba, hindi ba nagkakaroon yung nasa itaas? Yun ang tanong. Mukhang mali ang pagkakaintindi nila, mga kaibigan. Kaya sabi ni Presidente Duterte, si Mark Villar daw po, mayaman yan. Kaya hindi yan ang kurap. At ang kurap daw yung mga nasa baba. Di ba comedy, mga kaibigan? Ano po? Gagawa ba yung nasa ibaba? Maniniwala ba kayo na gagawa ang nasa ibaba kung hindi gumagawa at nakikinabang ang nasa itaas? Bumabana, Lapid Fire.
Ayan po ang sabi nitong si Public Works Secretary Mark Villar. Siya daw ay ipinag-utos niya ang paglikha ng task force para mag-imbestiga sa di umano'y mga anomalya sa projects ng Department of Public Works and Highway Robbery. Ito'y kasunod na kwanho, ha, na sinabi ang mismong nagsabing meron eh si Presidente Digong Nyo. Ito daw itinatag na DPWH Task Force laban sa graft and corruption eh mag-iimbestiga sa mga anomalya ng ahensya base sa mga balidong reklamo, mga kaibigan. At ito'y pamumunuan ng Assistant Secretary si Meljan Versosa, ang head ng Legal Services and the Special Concerns Unit. Eh, nagtataka naman tayo eh. Naglolokohan na rin lang tayo, hindi nyo pa nilubos, di ba? Gawin nyo ng wagas ang ika nga lokohan, di ba? Total, wala namang maniniwala eh. Oh, eh bakit mag-aatubili pa itong si Mark Villar? Dapat, ang inilagay niyang chairman doon sa itinayo niyang task force ay yung sarili niya. Total, wala namang mangyayari dyan eh, di ba? At itong Internal Audit Service Director na si Glirisidia Tumaliwan Ali ay magsisilbi raw na vice chair. At habang nagsisilbi bilang miyembro ng Human Resource and Administrative Service Director na si Michael Villafranca, Officer in Charge Director, Stakeholders Relations Service Andro Santiago, at yung abogadong si Ken Edward Santa Rita. Ito daw task force ay inaasahang irerekomenda sa opisina ni Villar ang kaukulang aksyon na gagawin laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at empleyado na mapatunayan na sila po ay nagkaroon ng partisipasyon sa mga tiwaling aktibidad. Ang galing ano po, sipin mo, kanya-kanya na sila ng imbestigasyon. Di ba? Paano yan kung lahat ng tanggapan ng gobyerno ang magpapaimbestiga sa sarili nila? Ipasaran nyo na yung ombudsman. Di ba? Eh kung yun ngang ombudsman at PACC, yung Presidential Anti ano yan? Anti-Corruption Commission. Eh walang naniniwala eh yung pang self-serving, yung pang opisina nyo. Tapos ang magtatayo, yun dapat imbestigahan. Ganun po yun eh. Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Bay, nakita ko, nagpunta si Villar dun sa kwan eh. Yung ginagawang tulay, dyan ba sa may Mandaluyong, yung kumukonekta ng tulay sa Makati at Mandaluyong, na hanggang ngayon di natatapos, mga kaibigan. Eh, nakabalandra dun, puro inchik eh. Proyekto ng inchik yan eh. Kaya mga ultimong lahat ng gumagawa dyan, mga kaibigan, eh puro incheck. Ba nakita ko kanina yung sumblero yung sinusot sa mga construction? Ha? Eh may nakasulat pa, VIP. Mga incheck yun, ha?
Ito sabi ho ni Pangulong Digong nyo, ha? Kanyang kinukuwento kung papaano nagaganap papaano yung nangyayaring corruption sa DPWH projects na tadtad ng corruption, mga kaibigan. Pero alam naman ninyo, cleared na agad si Villar eh. Ba't pa kayo mag-iimbestiga? Cleared ka na. Ano ba ang ano no? Di ba? Katatawan ng malaki po yun, mga kaibigan. Nag-create ka ng task force para mag-imbestiga sa anomalya. Asan yung anomalya? Doon sa opisina mo. Sino namumuno ron? Ikaw. Sino nagtayo ng task force? Ikaw rin. Paano kayo imbestiga nun? Sige nga. Pagkatapos, sabi na ni Presidente Digong nyo, ang may sabi na si Presidente Digong nyo, ito, sabi niya, karamihan dyan sa DPWH, mga project engineers, sa baba ang talaga. Ayan. Si Villar, mayaman. Secretary Villar, maraming pera yan. Ba't di namimigay? Marami palang pera yan. Di ba? Ba't natatakot mamigay yan sa mga walang kwarta ngayon? Hindi niya kailangan mangurakot. Yan, sabi ni Digong nyo. Ang problema sa baba, malakas pa rin hanggang ngayon. Ba, teka muna. Yung sinasabi nyo, President Digong nyo, matagal na ho namin alam yan eh. Ha? Identified naman ang DPWH pagdating sa corruption. Ha? Panahon pa ni Pangulong Marcos na ika nga, nagsisimula tayo sa media, yan eh yan. Di ba ang tawag nung araw, yung kalihim dyan nung araw, yung minister, yung pinaka-secretary, pero tawag nung araw minister, nung martial law, si Jesus Hipolito. Kung tawagin niya ng mga taga-radyo, konting bato, konting simento, Jesus Hipolito. Mga kaibigan, alam niyo ba yun? Ito mga bata, hindi na alam yan eh. Ngayon eh. Diba? Yun ang tawag nung araw dyan. Konting bato, konting simento, Jesus Hipolito. Mga kaibigan. Konti lang yun ha. Dito, bilyunan dito, mga kaibigan eh. Diba sabi ng COBA, magkano? 101 billion. Ang pondo na hindi po nagamit, ha? At yung iba delayed ang project, ha? 101 billion labag sa batas yun, mga kaibigan. Ang sabi pa ni Presidente Digong nyo, bakit ang tawag mo eh Presidente Digong nyo? Kami lang ba may presidente diyan? Hindi, kasi nung nagsisimula yan na nakaupo, ang tawag, presidente natin eh. Di ba? Presidente natin yan ba? Ba eh, hindi nagugustuhan ng mga bobo kasi, mga DDS. Akala nila, pag pinuna mo, yung mga tiwali sa gobyerno ni Presidente Digong nyo, kinakalaban mo si Presidente Digong nyo. Yun ang pagkain din eh, kasi mangmang eh, di ba? Kakapiranggut ang mga utak niyan eh. Mga kaibigan eh. Buti nga kung may utak pa eh. Nagtanong ako sa doktor eh. Yan ba kaya kung mga DDS? Yan ba may utak, Dok, sa palagay mo? Ba meron, pero
kailangan nating gamitan ng para malaman natin ang sukat ng utak nila. Kailangan gamitan natin ang microscope. Lintik ano? Kasi laki na lang ng bacteria. Ha? Magkakasing laki ng utak yan, pati si Lito Lapid eh. Tsaka yung mga DDS. Oh. Alam nyo tayo, kung ano yung komentaryo dito, iyan eh base sa balita. Di ba may balita ito, binabasa natin. Ngayon tayo, nagkukomentaryo base sa ating pananaw tungkol sa issue. Ayun naman talagang ang komentaryo ko, di ba? Ngayon, ang komentaryo, opinion, wala akong pinipilit dito. Di ba? Kayo man may opinion. Kaya lang, yung mga DDS ang opinion yan, ano eh, opinion ng siraulo. Mga kaibigan, di ba? Kaya, ano yun eh, hindi mo na ibibilang na opinion yun eh. Eh yun eh, bully lang eh, di ba? Mangi-insulto lang, yun. Yung hindi alam ang issue, di ba? Kasi wala naman silang alam. Kaya, ang isang taong walang alam, pag nagpumilit siya na may pakita niyang may alam, minsan nga meron eh, makakasagap ng konting narinig niya, ba ang ganda ng opinion nun? Pero hindi niya alam yung buong istorya. Magyayabang na yan, gagamitin niya yun. Kunyari siya may opinion. O, di ba? Pagka na nabueltahan siya dahil sa opinion niya, ha? Hindi na niya kayang ipaliwanag. At pag hindi na niya kayang ipaliwanag, ano magiging susunod na opinion niya? Magmumura. Mang-iinsulto. Mame-mersonal. Ganon. Di ba? O, ngayon, iwanan natin yan. Babalikan natin itong himay-himayin lang natin ito. Ha? Yung mga project sa baba, yun ang laro dyan. So we might maybe place another structure there. Structure to improve the integrity of the project. Naku, Mr. President, digong nyo. Ha? Kasi pagka sinabi kong presidente natin, aba eh, magagalit yung mga DDS. Maiinggit, gusto nila sila lang ang may presidente dyan. Ayaw nila na yan maging presidente ng iba. Ha? Pag hindi nila kilala, hindi kasama dun sa sindikato, mga kaibigan, eh bawal kang tumawag ng presidente natin. Yun ang totoo. Hindi nyo ba alam na nag-uumpisa pa lang yung gobyerno ni Presidente Digong nyo eh. Samantalang kumampanya ako ah. Oh, palibasa, itinatag na nila yung trolling eh, nung pag-upo, ha? Hindi naman sila aware sa mga issue. Meron silang mga, nakalistang babanatan. Diba? Pag nakikomment ka ron, at hindi ka mukha nung comment nila, babanatang ka. Kahit na ikaw ay pro-Duterte nung una. Kaya nabwisit ako dyan eh. Pinagtatanggal ko nga. Mabuti na lang, divine intervention din eh. Kung tutuusin ninyo eh. Bakit? Kasi yung mga page dati ha, yung mga page na ginagamit ng DDS pala yun. Kasi nung una, hindi natin alam yun eh. Di ba? Na mayroon palang ganyan sila. Eh, kuwan pala yun. Mga fake account pala yan. Mga troll pala talaga yan. Yan pala, para talaga sa mga troll. Oh, so pag pumasok ka ron, magiging biktima ka pa. Kahit na ikaw, pro-Duterte pa at that time, ha? Mga kaibigan, nung bagong upo yan. So, ano ginawa ko? Eh di, nag-leave group ako, di ba? Oh, pinagbablock ko sila lahat. Nakabuti! Bakit? Lumitaw eh. Nitong mga huling panahon,
na yan pala ay kumpirmado mga fake account. Doon lang natin na intindihan nung nagkaroon na ng mga study dahil sa dami na ng nagrereklamo. Kita mo ngayon, wala na. Hindi ba dati pagka nagsasalita si Presidente Duterte, tatadta rin ka dyan oh, ng comments. Oh. Walang patid yung comments. Yung pala mga troll lahat yun. O ngayon, meron pa ba? Sa number of views, tignan ninyo. Wala na eh. Patas na lang kami. Mga kaibigan, sa live views, ha? Yung makikita ninyong number of views habang naka-live. Di ba? Aba, naka-live. Pantay na lang kami. Kanina, nanood ako nung sandali nung investigasyon sa Pastillas. Eh, yung Pastillas, eh kami unang bumanat dyan, eh. Katotohanan yan, ha? Ito, ha? Katotohanan, ha? Sa akin pantex, mga kaibigan, inarbor sa akin ng istasyon yung mga pinangalanan ko rito na ipinatawag sa Senado. Pagkatapos, una na nating pinangalanan eh. Hindi pa sila ipinatatawag sa Senado. Kinakalampag na natin sa programa natin at sa kolum natin sa dyaryo, mga kaibigan. Anong ginawa? Nakiusap sa akin yung management ng himpilan pinanggalingan natin. Inarbor sila. Sabi ko, sino sila? Sino ba sa kanila? Abay, sabi ko, banggitin nyo yung pangalan sa akin. Bigay nyo, i-text nyo sa akin. Eh, tinext naman. O, di na sa akin. Di ba? Oh, gumamit pa ng katwiran na case you. Alam mo yan eh. Tumulong sa amin nung pagpunta raw sa abroad. Hindi ako naniniwala ron. Mga kaibigan. Ha? Sino pa umarbor? Inarbor nila. Si ano, Alan Peter Cayetano. Oh. Pagdating kay Sara Duterte, winarningan ako. Mga kaibigan. Ah, paano? Nandun na yung pala ang pinaka-importante ngayon sa kanila. Tandaan nyo, ha? Ang pinaka-importante ngayon sa kanila, Sara Duterte. Doon, makikita mo na ito talaga yung isosoga nila sa susunod na election. Anyway, kwento lang ito. Balikan natin tong issue. Yung sinasabi ni Presidente Digong nyo, kaya tayo napunta dyan kasi yung sa Digong nyo. Eh bakit nyo ninyo-nyo lang? Hindi mo ba Presidente yan? Ba hindi. Gusto ko sana Presidente ko rin yan dahil Pilipinas ito eh. Kung sino yung nakaupong Presidente, dapat Presidente nating lahat. Eh, hindi naman sila ganun magtrato sa mamamayan, di ba? Nakita ninyo, ultimong kamukha ni baliktad ang usong si Limpia Lago, siya pa ngayon ang balak magdemanda, di nakatikim ka ngayon ng hinahanap mo. Di ba? Yan ang sinasabi natin, mapanghimasok eh. Masyado kang pangahas. Hindi mo naman teritoryo yan. Ang teritoryo ninyo, eh mag-traffic kayo. Ayusin ninyo yung traffic na hanggang ngayon, hindi naman ninyo naaayos. Ha? Mga kaibigan, may pandemic na't lahat, lintik pa rin ang aksidente. Ang traffic, di ba? Eh di lalo na kung babalik na tayo sa normal. Ang hindi natin alam kailan yun. Di ba? Oh, sipin mo, trabaho niya ba yun? Ano pakialam niya dun sa namatayan? Dun sa nakabilanggo? At saka sa namatay na anak nun, yung sanggol? Mga kaibigan. Wala eh. Bakit ka nagkomentaryo?
irresponsible ka, di ba? O ngayon, kumakalat na mga kabitsya, ganun, di ba? Asawa ng may asawa, yan ang mga nasa social media. O, ngayon, papaimbestiga ka. Ha? Paano? Wala nang gaanong troll ngayon, di ba? Kaya yan na, mga kaibigan. Masyado ka kasing magaling. Masyado mong ginagalingan. Di ba? Wala ka naman pakialam, nakikialam ka. Bakit? Para makapagpakita siya ng katapatan. Eh kung yun ang paniwala mo, ba't kailangan mong i-publicize yun? Bakit mo kailangang isa publiko? Ha? May paniwala ka, entitled ka naman dun eh. Pero yung isa publiko mo, ang isang marahas na komentaryo, bali ba, lumilitaw, eh isa kang taong walang kaluluwa. Di ba? Si Silim Pialago. Eh mantakin mo, namatayan at lahat, nagdadalamhati. Hindi ba yan eh, kahit sa mga magkakaaway, pinalalagpas yan eh. Nagkakaroon ng truce, di ba? O, kita mo, yung mga limbawa, pagka merong Christmas, New Year, may mga special occasions, di ba, ultimong yung sagupaan ng military at saka ng mga taong labas, ng mga rebelde, nagkakaroon ng truce, di ba? Para bigyang igalang. Eh, yung panamatayan, ha? Anong klase kang tao? Isa, nabasa ko nga yung post ni ano eh, ni OG Diaz. Alam mo, bilib ako dun ha. Yung bading yun, pero hindi bading magkomentaryo yun. Matalino. Matalino siyang magkomentaryo. Ha? Mga kaibigan. Eh, sabi ni OG Diaz eh, ate, makiramay ka naman. Makidalamhati ka naman. Alam nyo kasi, di ba, nababanggit natin yan eh. Sa tundo, ganyan eh. Pag kami namatay, kahit na may sama ka ng loob, may ano, ang tao rin marunong makiramay. Eh minsan nga, kahit hindi nila kakilala eh, nakikiramay na, nakikikain pa eh. Di ba? Pero, ano yun? Magandang gesture yun. Diba? Kinakalimutan yung... Kaya kita mo, pag may namatay, ang bait niyang namatay na yan. Diba? Wala ka nang sinasabing masama eh. Tapos dun sa nagdadalamati, siyempre, nakikiramay ka. Diba? Sa mabuti. O si Presidente Digong nyo, diba? Pinagmumumura niya lahat yung kalaban niya. Pero yung kalaban niya, yung kinakalaban niya, pagka may okasyon, nagpapadala rin siya ng bulaklak eh. Di ba? Kasi customary yun. Ha? Hindi maganda sa anumang kultura yung ginawa ni Pialago. Ha? Mga kaibigan, yun ay isang nagpapakita kung gano'ng kasama. Ah, ang klase ng isang tao. Kababae mong tao. O yan, naglabasa na ngayon. Siya pala, Dilawan. Bakit niya ginawa yun? Nagpapakita siya ng katapatan kay Presidente Duterte kasi Dilawan pala siya. Di ba? Oh. Yun ang hirap. Ang dami niyan. Baka kala ninyo. Nagpapakita ng katapatan. Ha? O, at the expense ng ibang tao. O, tsukdo lang ika nga eh, labagin niya. Yung pong, ano ho, yung kagandahang asal. Di ba? Labag sa kagandahang asal yan eh. Asal ng hayop yung ginawa mo eh.
Ano pa lumabas? Ba, may nakita ko eh. Naka-bold si ano eh. Hindi naman bold, nakadamit, pero kita mo yung ano, yung kanyang harap. Ha? Nakita ko ron, puti yung suot eh, pero may itim, malaki. Ang lalaki nung itim, dalawa. Yung argolya. Akala ko may balat. Ha? Eh, sobrang itim eh. Mga kaibigan eh. Oh. Tapos gaganunin mo yung ina na namatayan ng anak. Eh, ka para ka rin ina ron eh, dun sa litratong yun eh. Ang itim eh. Hindi namang polka dot, mga kaibigan. Eh, aninag eh. Yung pungkwan eh. Yung itim na dalawa. Mga kaibigan. Oh, eh, yan. Lalabas ngayon, di ba? Eh, kasi, hindi ka nag-iingat. Nagyayabang ka kasi. Arugante ka eh. Masyado kang abusado sa power. Oh, nagpa-power trip kayo. Karamihan sa inyo na napasama dyan sa kasalukuyang nakaupo na si Presidente Digong nyo. Nag-aabuso kayo dahil nag-uunahan kayo na makapagpakita sa kanya ng katapatan. In the first place, nilagay kayo dyan para kayo magsilbi sa publiko. Ha? Eh, ang inuuna, magsipsip eh. Wala naman nagagawa. Puro daldal ka lang. Di ba? Wala naman kayo na ipakita dyan. Ultimo yung mga amo mo. Ano ba nagawa nyo sa MMDA? Yung barrier na nababangga. Mga kaibigan, alay, yung gumuhit kayo ng sa motorsiklo, ha? Nilagay nyo sa kanan, binawasan nyo yung karsada, di lalo sumikip, ha? Pinag-traffic nyo yung mga bus. May na-accomplish na ba kayo dyan sa MMDA? Tapos may gana pa kayong makialam sa ibang issue. Yung issue lang sa inyo. Hindi nyo masagot-sagot. Niwala kayong maipagmalaki kahit katiting na accomplishment. Makikialam ka pa sa issue, ibang issue. Abay, mga kaibigan, hindi ho ba? Oh, eh, yan ang sinasabi lang natin, ano po, mga kaibigan. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumapatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Sika Percy Lapid, umabanat. Lapid Fire. Magpapatuloy tayo, mga kaibigan, eh, itong sinasabi nila, baliwala na ito. Yan ang hirap eh. Kunyari, ito pa sabi ha. Sabi ni Presidente Digong nyo, siya'y, kuwan eh, tinitiyak niya na hindi raw niya patatawarin yun daw mga opisyal na sangkot sa korupsyon. At nanawagan na naman sa publiko
na i-report daw yung irregularities para ang gobyerno ay makagawa ng hakbang sa reklamo. Eh yun yung 888, di ba? Ano ba yun? Ilang 8 yun? 4 na 8? Di ba binuksan nila nun yun? Ang daming naniwala, di ba? Nako! O dinagsa ngayon ng reklamo. May na-actionan ba? Meron, pinili. Di ba? Ilan-ilan. Pero nagkaroon ng resulta, wala. Ako, may kakilala eh. Nag-report dun eh. Ipinasa niya dun sa inirereklamo. Halimbawa ako, nagreklamo ako, minirereklamo ako. Di sumulat ako dun, okay? Tumawag ako ron. Alam niyo ang gagawin? Susulatan yung inirereklamo mo. Yung inireklamo mo sa kanila. Oh, ito, inirereklamo ka, ay aksyonan mo. Pinahama ka pa eh. Di ba dapat confidential yun, di ba? Parang yung alam ko nun, yung isang reporter sa ano raw, sa Baguio. In-expose niya ngayon yung sinumbong niya yung wedding sa GPNP. Itinext niya dun sa cellphone ng GPNP. Akalain mo, yung GPNP, sinabi yata dun sa gambling lord at saka dun sa local official na inireport sila nitong reporter. Akalain nyo, di pinahamak niya. Di ba? Yan mangyayari dyan, oh. Malalaman ngayon kung sino yung mga nagpapalabas, ha? Kasi natatakot sila eh. Karamihan dyan natatakot na lumantad, mga kaibigan. Eh, paano lalantad dyan? Unang-una, wala namang ano eh, wala naman nangyari, di ba? Wala nagtagumpay dyan. Ang katunayan hanggang ngayon, ni isa sa kawatan sa kasalukuyang administrasyon, meron ba na demanda? Meron ba na kasuhan? Kailan nyo gagawin niya ngayon? Kung yung 4 na taong nakalipas, walang nangyari. Asa na yung kila Cesar Montano? Juan Dateo? Tulpo? Mga kaibigan, Andanar? Asa na? Ang dami pa! PhilHealth! Ayan o. San Caterba? Oh, mga kaibigan, may nangyari ba? Ano yung demanda? Nabi ko sa inyo, ito minsan merong dumulog sa atin. Ano siya? State Auditor ng COA. Merong isang kaso eh. Nadimanda sila, alayin ninyo. Dinimanda sila sa ombudsman. Nakaraang administrasyon ito eh. Lumapit sa atin. Eh sabi ko, eh, kinuwento niya yung kaso. Sino kayo nadimanda? Ito. Eh, asan ka ako yung mastermind? Eh, yun nga, hindi nadimanda eh. Yung pinaka-pinuno namin, official namin eh. Yung boss namin. Kami lang ang nakasuhan. Madalit sabi, yun din ang ginagawa dito eh. Ngayong nabubulgar ang anomalya sa DPWH, inuunahan na, kinukondisyon na ni Presidente Duterte na ikaw, Mark Villar, huwag ka mag-alala, absuelto ka na. Ang gagawin natin, hahanap tayo ng ilalaglag dyan sa baba. Kaya niya sinasabi yun eh. Di ba? Kunyari, ito, palalabasin natin ito, magnanakaw dyan. Wala rin naman mangyayari dun eh. Ano sabi ko dun sa State Auditor ng COA na lumapit sa atin? May edad na eh.
Nag-retire na siya eh. Oh, pa-retire na siya nung kasuhan eh. Sabi ko, wag kayong mag-alala. Kako, eventually, madi-dismiss yung kaso nyo. Bakit? Pwede ba namang magawa nyo yung krimen nang walang pagsang-ayon ng amo ninyo? Oh. Yun ang nangyari. Nung mangyari yon, tumawag siya sa akin. Sabi niya, eh tama ho pala kayo. Oh, eh gusto ko ibalita sa inyo. May edad na yun ha. Parang tatay mo na eh. Ang laki ng agwat namin eh, ng edad namin eh. Sabi niya, nagpapasalamat lang ako kasi naabsuelto na kami sa kaso. Tama yung sinabi nyo. Hindi kami pwedeng kasuhan nang hindi kasama yun. Kumbaga, parang kasong, ano yan eh, plunder, di ba? Sa plunder, hindi pwedeng magtagumpay ang kaso katulad nung ginawa nila sa kaso ni Bong Revilla. Dapat nakakulong si Bong ngayon eh. Ha? Alin sa dalawa? Nakakulong si Bong. Ano siya? Dapat siya eh, kwan siya eh. Convicted. Ha? Ngayon, bakit natin nasabi dapat convicted siya? Dalawang bagay lang yan eh. Kung hindi siya convicted, hindi rin convicted yung ano. Yung dalawang kasama niya na hinatulan. Sino? Si Janet Napoles at saka yung chief of staff niya. Di ba? Tapos siya pinalaya pero pinababalik sa kanya yung pera. Anong katarantaduhan yun? Kasi po, ang plunder kasama sa elements ng plunder. Kasi bawat krimen, merong elemento yan eh. Sa plunder, ang isa sa elemento ng plunder, conspiracy. Sa buwatan. Sapagkat ang pandarambong eh hindi magagawa. Ha? Kung walang sabuatan. Yun ang ibig sabihin nun. Sa madalit sabi, di ba pinalaya si Bong Revilla? Pero dun sa hatol, sa pagpapalaya sa kanya, hinatulan yung dalawa, si Janet Napoles at saka yung si Cambe, yung kanyang chief of staff. Pero may isa pang hindi ka panipaliwa, unbelievable eh. Absuelto, tapos pinasasauli kay Bong Revilla yung halaga ng kinupit na pork barrel. Isipin ninyo yun. Wala ka palang kasalanan eh. Absuelto ka pala eh. Oh, eh bakit pasosoli mo yung nawawalang pera? Eh wala naman ako ninakaw. Kaya mo ako inabsuelto. Tapos sasabihin mo sa desisyon eh, isoli yung pera. Halatang halata mo. Palalamigin lang yan. Isinakripisyo, pinakita kunyari sa desisyon na merong naipakulong. Eh, pag sinabi mong conspiracy, the act of one is the act of all. Yun ang conspiracy. Ang kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat yun. Kaya, kung convicted yung isa, convicted kayong lahat. Oh. Lahat kayo na merong participation sa conspiracy. Hindi ba ganun yun? Isipin mo, tapos, pinasasauli yung pera, absuelto. Para maging president. President setting, kung tawagin. Pagtutularang desisyon.
Ano mangyayari doon sa desisyon kay Bong Revilla? Eh para mo na nakita, sinadya yun. Talagang pinag-isipan kung paano ililusot, di ba? Si Bong Revilla. Kita ninyo, yung kay Jinggoy, hindi na umusad. Di ba? Sana kalaya si Bong Revilla. Di ba? Sa ilalim ng administrasyon ngayon. Si Jinggoy, paano nakalaya sa administrasyon ngayon? Mga kaibigan, eh, yung pagkakasintensya kay Cambe tsaka kay Janet Napoles, para eventually, kasi ano yan eh, capital offense yan, capital punishment. So, hindi man, halimbawa, kung hindi, ah, hindi ko malaman yung, hindi ko matandaan yung hatol kina Cambe tsaka kay Janet Napoles. Pero eventually, itong dalawang ito, aapila yan sa Korte Suprema. Hindi ba? Pag umapila yan sa Korte Suprema, alam nyo gagamitin defensa niyan? Hindi ako bugado ah, pero sigurado ko. Ang gagamitin nilang depensa, yung sinabi ko sa inyo, na ang elemento ng libel, isa sa mga elemento ay conspiracy. Di ba? Eh hindi ho, mali ho paghatol sa amin. Yun ang sasabihin nila. Sapagkat ang plunder ay sabuatan, conspiracy. So, kung sabuatan yan, the act of one is the act of all. Ha? Kung kami ho ay convicted, dapat convicted si Bong. Yun ang ibig sabihin. Kung absuelto si Bong, kami rin ho dapat absuelto. Yun ang magiging ano eh. Magiging depensa nila eh. Para mabaliktad ng Korte Suprema yung hatol sa dalawa. Kumbaga eh, sinadyang tarantaduhin yung desisyon. Oh. Eh syempre, alam naman ng Korte Suprema, hindi naman gago eh. Sa atin, common sense lang eh. Hindi naman natin alam ang batas. Pero, alam nga namang, hindi mag-ruling ng favorable dun sa dalawa. Ha? Ang Korte Suprema. Dahil mali yung desisyon. Sasabihin ng Korte Suprema dyan, mali ang desisyon. Bakit? The act of one is the act of all. Ha? Plunder, conspiracy yan. Kita na ninyo. Nagkapera pa sila. Yung sandiga ng mga buhaya. Sabi ko sa inyo, yung sandigan bayan, ang gustong kaso niyan, plunder. May panlagay eh. Kasi pag plunder, marami yung pera. Di ba? Yung dinambong. Ang ayaw niyan, yung maliit lang ang ninakaw mo, pakukulong ka niyan. Kasi, tatakbo yung kaso mo, baka kulang pa yung ninakaw mo sa magagasta mo para dun sa kaso mo. Sintido ko mon. Di ba? At pag dumating na sa kanila yung kaso, wala ka ng pera. Hindi ka na makakapaglagay sa kanila. Oh, kaya hahatulang kanila, baliwala ka. Wala ka palang kwenta, hindi, walang pakinabang sa iyo. Ipapakulong kanila. Yan ang ini-encourage. In principle, yun ang ano eh. Yun ang katumbas eh. Mga kaibigan. Yun ang totoo. Sintido ko muna ito ah. Hindi tayo nag-aral ng batas. Oh, di ba? Ito lang sinasabi ni Presidente Duterte. Si Villar daw, mayaman, hindi na magnanakaw ito. Eh, presumption mo yun. Di ba? Eh, hindi ka naman judge eh.
Hindi naman ikaw yung prosesong dapat pagdaanan eh. Diba? Bakit mo inaabsuelto? Eh para saan yung batas? Di bali wala na batas? Diba? Para saan yung mga batas na yan? Kung inaabsuelto mo kagad, hindi pa tumatakbo yung proseso. Absuelto na. At yan din ang nangyari sa mga nakaraan. Kaya ni isa sa administrasyong ito, wala naman nakasuhan eh. Alin yung PhilHealth, naniniwala kayo dyan. Hindi ba, bago pa lang sila masampahan ng kaso kung ano-ano na pinagsasabi ni Martires? Oh, parang sa Manila Bay. Oh, nandoon yung Chief Justice. Eh nakita mo na kung ano magiging resulta ng mga idinulog na kaso ng iba't ibang grupo laban dyan sa pagtatambak na ginawa, pagtatambak ng dolomite sa Manila Bay. Kasi nag-opinyon ka na eh. Yun, masama yun para sa isang maestrado. Sinabi niya, malinis na niya ito. Eh, siya rin ang nagsabi, siya pa naman ang may hawak sa kanya bumagsak yung mga petisyon, yung mga kaso ng contempt, mga kaibigan. Di ba? Oh. Bakit? Kasi nagsalita na si Peralta eh. Ang sabi niya, malinis na niya yung Manila Bay. Di bali wala na yung reklamo na idinulog sa kanila. Sigurado, absuelto na yon. Masama kasi yon. Ang hukom, ang lalo mga maestrado. Hindi ka dapat nagbibigay ng komentaryo. Lalo na may mapapaboran yung komentaryo. Di, meron ka ng naka-mindset ka na. Hindi ba? May kondisyon na yung isip mo. Sa sarili mo, may hatol ka na. Inaksaya mo lang ang panahon nitong mga tao. Pinaasa mo na mayroong batas. Yung dumudulog sa inyo. Wala naman palang batas. At yan, malaking pagkakamali yan. Yang ginawang yan ni Peralta. Garapal! Sa madaling salita. Si Kapersi Lapid, bumabanan. Lapid Fire! Lahat naman ng mga nasabit dito sa corruption eh. Yan lang ah. Sa PCOO, hanggang ngayon, nagbibingi-bingi yan sila. Yan si Catherine De Castro, double compensation. Sumusweldo na sa Channel 13, inilagay pa sa Channel 4, at sumusweldo rin ang hiwalay doon. Ang daming katiwalian dyan. Pareho yan. Channel 13, yan Channel 4. Diba? Yun nga sa advertisement ng ano, ng Department of Tourism, mga kaibigan. Ano nangyari? Meron ba? Napakalaking anomalya nun. Sus Mar Joseph. Yung ano nga dito, maraming nakasuhan, maraming sumabit dito na iskandalo. Ano ginawa? Pinagpalipat-lipat lang ng pwesto. Yes, si Catherine De Castro. Sabit yan dun sa Department of Tourism. Meron din siyang sinabitan dun. Kaya siya tinanggal dun. Pagkatapos, inilipat lang sa Channel 13. At dahil malakas, ipinwesto ni Andanar sa Channel 4. Kaya sumusweldo na rito sa 13,
sumusweldo pa sa 4. Labag sa batas yun. Nasusweldo ka sa magkahiwalay na opisina ng gobyerno na pareho mong pinaglilingkuran. Ha? Ang tawag doon is double compensation. Pero mga kaibigan, tayo po ay wala na namang oras sa mga nakikinig sa atin sa radyo sapagkat tayo po ay napapakinggan alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Lunes hanggang Biyernes po yan. Pero huwag po muna kayong alis sapagkat magbabalik tayo para magpatuloy po sa ating live streaming hanggang alas 12 po ng ating gabi. Matalakay sa maiinit na isyu ng bayan, bumabatikos, bumabanat, walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno, nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmangsa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Kuli na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire. Sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po.